Hi mga kapaj! Hi mga kapaj! Sorry, ulit. Hi mga kapaj! Ngayon, ay gagawa tayo ng pizza. Pizza. Bakit? Bakit? DIY. Ayayay. Pizza. Pizza. Bakit? Bakit? Ito po yung mga ingredients. So, ipe-prepare na po natin. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan mga kapaj, na-ready na po namin yung ingredients natin para sa pizza market. So, ito na po siya. So, meron po tayo ham, bacon, and hotdog. And then, yung gagamitin natin cheese, Quickmelt, Magnolia Quickmelt. And hindi po kami nakabili ng pizza sauce, so meron tayo itong available na spaghetti sauce, Filipino style. Tatay! I love tatay! And gardenia bread. I love tatay! Meron din po tayo ditong onion. Onion? Yan, onion. Onion? Mas okay po sana kung white onion, pero ito po yung available namin. Okay, so mag-start na po tayo. So, mga ka-fudge, una natin gagawin, ipa-fry muna natin itong mga ingredients natin, like this ham, and then itong bacon, and then itong hot dog, and then itong onion. I-fry po muna natin para ready nang ilagay mamaya sa bread natin. So, yan mga ka-fudge. Lagyan na natin ng oil. Yan. Konti lang kasi unahin natin yung bacon. Yung bacon, medyo ma-oil siyang lutuin. So, start natin sa bacon. Yan. So, okay na yan. Pwede na natin ilagay yung bacon. Ang bango ng bacon, mga ka-fudge. Yan, mga ka-fudge. So, okay na yan. Huwag natin masyadong i-overfry kasi mawala yung juiciness ng bacon. So, okay na yan. So, yan, mga ka-fudge. After ng bacon, i-next natin tong ham. So, yan mga ka-fudge, okay na yan. Huwag din natin i-overcook yung ham para juicy pa rin siya. So, fine! So, yan mga ka-fudge, after nung ham, sunod natin tong hotdog. So, yan mga ka-fudge, okay na yung hotdog. Mabilis lang yung hotdog natin. So, yan mga ka-fudge, yung last na ipa-fry natin is onion. So, yan mga ka-fudge, okay na po siya. Pwede nating kunin. Smells good. So, yun mga ka-fudge, yung pinaka-last pala natin is itong spaghetti sauce. Painitan lang natin siya dito sa fry pan. Kung may mabibili kayo na pizza sauce, mas maganda pizza sauce. Pero pwede rin naman to. Low-fry lang po siya para hindi masusunog o maninikit sa kawali. So yan, pwede na po siya. Okay na po yan. So yan mga ka-fudge, after natin i-fry yung mga ingredients natin, punta naman tayo sa bread. I-flat natin yung bread using this glass. Kung anong available na rolling pin sa inyo.
pwede na tayo mag-start. Lagyan yung bread ng ingredients natin. So, base muna tayo ng spaghetti sauce or pizza sauce. Na-chop ko na rin pala yung cheese natin dito. Siguraduhin nyo lang na nilagay nyo siya sa freezer para madali siyang i-slice. Sarap po kung white onion yung gagamitin nyo. So mga cheese lover po, pwede nyo pong damihan ng cheese. Diinan lang po natin yung mga side. Para mag-close po siya. Yan, naka-close na po. Ulitin natin sa lahat. Yun lang po yung mahirap pag sobrang daming laman, nasisira yung bread. So, dapat hindi ganun karami. Diba, last na naman to. So, yan. So, yan mga ka-faj. After natin lagyan ng mga ingredients yung bread natin, i-coat naman natin siya nitong butter. Kung may butter sa inyo, maganda butter. So, after natin mag-grease o makoated yung mga bread, pwede na natin siyang ilagay sa oven. So, yan mga ka-faj, na preheat ko na po yung oven toaster. So, pwede na natin ilagay yung pizza packet. So, yan. Antayin lang po natin siya. Sinet ko po yung oven toaster ng 5 minutes. Pizza. Yan mga ka-fudge, na tapos na po yung first batch na sa packet. So, pwede na po natin siyang i-check. Yan. Yan na po yung first batch. Yun, lumabas yung cheese kasi quick melt po yung ginamit natin. Wow! So, mga ka-fudge, pwede na po natin ilagay yung second batch ng pizza natin. Salang na po natin. So, yan. So, yan na siya. Yan. Yan na mga ka-fudge. Naluto na yung sa packet natin. So, yun lang mga ka-fudge. Thank you sa mga nakapag-subscribe na sa amin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po. And click the bell button para lagi po kayong updated sa aming mga video. Thank you! Bye! 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 Salamat po sa lahat na nanood!